Okay. Lahat na nandito sa Google Meet ngayon, naka-record tayo ngayon. Yung mga hindi pa naka-open yung camera, paka-open na. Si Kirk. Kirk, Santa Catalina, Francine. Si Ray. Dustin, Denil, and Francine. Si Ramil. John Vincent, Maravilla. Okay. Again, ito yung gagawin po natin sa Learning Task 4. So, sa Learning Task 4 natin, tatlong bahagi yung gagawin ninyo. So, it is strength training video. Strength training video. So, ipopost natin yun sa Facebook. Nakapublic dapat sa ating news feed. So, sa wall. To promote awareness ng para sa ating active lifestyle. Para ma-promote natin na magkaroon ng active lifestyle yung mga relatives natin, friends, kapitbahay. Kasi ngayon pandemic, marami nag-weight gain. Tulad ko, nag-weight gain talaga ako para ma-promote natin ang active lifestyle. So, first part ng inyong activity or video is warm-up exercise. Okay, kung mag-warm up tayo, lagi natin sisimulan from head to toe. So, dapat pababa siya. So, bakit ba natin kailangan mag-warm up? Anyone? Volunteer? Bakit ginagawa ang warm up? Yes, Lim. Lim, bakit nagawa warm up? Para hindi pumapita ang katawan. Para? Hindi magka-injury. Okay, para hindi magka-injury. Okay. Sir. Yes, Eliza. Sir, para po hindi para po ma-stretch yung muscles natin, para hindi po mabigla. Okay, para ma-stretch ang muscles at hindi mabigla. So, lahat ng parehas ng answer nyo ay tama. So, kailangan natin i-ready yung katawan natin for our physical activity. And tulad ng sinabi rin ni Lim, to prevent further injuries. Para pagkagising ninyo bukas, hindi masakit yung katawan ninyo. So, matagal akong walang physical activities. Nagturo ako kahapon ng PE. Pagkagising ko kaninang umaga, medyo masakit pa rin ng konti. Pero kung hindi ako nag-warm up kahapon at nag-cool down, mas masakit yun ngayon. So, second part natin is strength training activities. So, dun sa mga strength training exercise natin, i-demonstrate ko siya. And then, you follow along. Tapos, tandaan nyo siya. Pwede nyo panoorin yung video natin later para maging reference nyo sa paggawa ng video. And lastly, yung pangatlong part ay yung cool-down exercises. Okay, sige, start na po tayo. Kung meron kayong mag-prepare kayo ng water sa tabi nyo para kung kailangan nyo uminom ng tubig, pwede kayong uminom ng tubig. Yan. So, kita kayo lahat dito sa screen, maliban sa mga hindi naka-open yung camera. So, everything is being recorded, kaya ito ay performance test na rin ninyo. Dito na rin ako mag-base ng performance test ninyo sa PE. So, kailangan i-take seriously natin yung ating pag-warm up para hindi sumakit yung katawan natin bukas. Wala tayong maramdaman na kahit anong masakit-sakit dyan at any injuries. Okay. So, we start with our dito sa ating head. So, move your head downward at ika-counter nyo naman siya ng thumb nyo. Press nyo dito sa chin. Press your chin, pushing upward while your head, i-move nyo naman siya downward. Ika-counter natin. Okay, 8 counts lang yung gagawin natin. So, ready? And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next! Move your head upward, counter nyo naman siya sa taas. Pababa. I-counter niya pababa. Ready? And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Side. Ganun din. Move niya upward. Counter niya ng hands downward. Ready? And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Other side.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dito, arms aside. Yung kabilang kamay. Pull nyo itong elbows ninyo closer sa inyong body. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabila. Arms aside. Pull yung elbows closer sa body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, eto. Kahit hanaharap lang kayo, papakita ko lang ito. So, hawak kayo dito sa shoulder, pagdali ka sa shoulder, sa back. And ito naman sa elbow. And then, pull. Alright, ready? And, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabilang side. Pull ninyo, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, next. So, ito lang. And, so, ito, arms forward, isa lang. Tapos, yung fingers ninyo, ito, pull nyo backwards. Pull nyo backwards. Ready? And, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, kabila naman. Itong thumb ninyo, press nyo naman itong palm. Press nyo dito sa palm. Press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stay na straight. Straight. Tapos press nyo yung palm. Using your thumb. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabila. Ito muna. Pull nyo yung fingers ninyo backwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Press ng palm using your thumb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, zipper test. Kung na-remember niyo yung zipper test sa physical fitness natin, nakabutin sa likod. And, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right, next. All right, hands on your waist. Hands on your waist. And twist nyo lang. Twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raise your hands. Raise your hands. Feet apart. Feet apart. Feet apart kayo. And reach forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik sa taas. And then side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik sa gitna. Kabilang side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Parang squat position. Ito. And then, itong kamay ninyo dito sa knees. Hands on your knees. Itong elbow, itong shoulder ninyo, inward. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabilang side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Tiptoe. Ano muna tayo pala? Feet together. Feet together. Everybody feet together. And then, reach for your toes. I-reach natin yung toes natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Cross. Cross naman. One foot over the other. Naka-cross siya. And then same thing.
Reach for your toes again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung ano yung nasa likod na foot kanina, yun naman ang nilagay niya sa unahan. So, same, reach again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, feet apart. Feet apart. Okay, yung left hand. The left hand dito sa waist. Right hand, taas. Okay, your right hand. Punta sa left toe. Touch your left toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabila. Left hand naman sa right toe. And reach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, next. Hands on your waist. Toe touch lang sa floor. Naka-toe touch. Naka-touch lang. Toe lang ang nakalapag, toe. Ang heel ay nakataas. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heel naman ngayon ang nakababa, heel. Sakong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kabilang side. Toe muna, toe touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, heel ang sakong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. So, yung knee, raise nyo yung knee nyo. Toes pointing downward. And hug nyo tong knee ninyo closer sa inyong body. Yung likod ninyo, dapat naka-straight lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, same foot. Same foot yung tataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa likod, same foot. Same foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kabila naman. Left side naman tayo. Ready? So, raise nyo yung foot. Hug nyo closer sa body. Toes pointing downward. Ang inyong back dapat naka-straight. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintain natin yung balance. Ito naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa likod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, next. Lunge position. Ito yung lunge. Bend. Bend ang harap. Ang likod na legs ay straight. So, straight dito. Bend dito sa harap. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This time, lower. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Other side tayo. Hindi mo na lower, ha? Bend ang harap sa likod, straight. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lower. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, next, pa-side. Side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lower. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabilang side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lower. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, next. Spot running. Spot running tayo. Jog in place muna. Jog in place. And pag sinabi kong spot running, faster. Run na siya. Okay, ready? Jog in place lang po muna. 1,
Okay, jogging place. Everybody jogging place. Okay, this time spot running faster. Faster. Okay, dahan-dahan mag-jog. Dahan-dahan lang po mag-jog. And okay, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ha! Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sige. Inhale, exhale lang para mag-normal na ating heartbeat. Inhale. Full inhale. Labas ang bibig. Exhale. Okay, pag nag-inhale tayo, ito yung lungs natin, kunwari. So, we inhale. Pupuno siya 100. Exhale. 0. Walang matitirang 10. Walang matitirang 20. 0 yung hangin. Ilalabas. Oh, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. I-zero nyo yung lungs nyo, ha? Exhale. Inhale. Exhale. So, dapat complete. Huwag kayo magtitira na nag-exhale kayo. Inhale. Meron na titira hangin sa loob na 10 or 20. I-zero nyo, ilabas nyo lahat. Again, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. So, this time, magpo-proceed na tayo sa ating strength training exercises. So, yung una natin ginawa ay warm up. So, warm up and stretchings pa lang yun. Okay. So, sino nagsagot ng attendance kanina, taas ang kamay? Sino nagsagot ng attendance kanina, taas ang kamay? Anyone? Okay. Anong sagot sa number one? Sige, pwede mag-open ang camera. Ay, ng... push up. Okay, push up. So, dalawa yung push up natin. Iba sa boys at iba sa girls. Okay, paano siya ginagawa? Alam naman natin yon, pero tingnan natin kung ano yung mga kadalasan na mali. Okay, unang-una. Unang mistake. Ito yung kamay natin, imagine nasa floor. Okay, yung iba ganito ginagawa. Ito, masyadong wide. Or masyadong narrow. So, dapat hindi masyadong wide, masyadong narrow. Dapat katapat siya ng iyong shoulder. Kung gaano kalapat yung shoulder mo, ganun lang. Next. Next, kagay, ito ba sa kamina? Ito. Ito yung tama. Ito mali. Masyadong naka-extend. Naka-extend na ganito. Mali yan. Dapat katapat lang ng inyong balikat. Next. Ito. Hips, hindi bababa. Ang ibababa ay yung shoulder. Ay, yung inyong chest. So, hindi bababa itong hips. Hindi rin tataas itong hips. Ang bababa ay yung inyong chest. So, lower your chest and press. Press. So, ang bumababa sa atin ay itong chest area, hindi itong hips area. Okay, para hindi mahirapan, ang gagawin, as you go down, inhale. So, you go down, inhale, press up, exhale. Again, pag bumaba kayo, inhale. Pag pagtaas nyo, exhale. Are ready? So lahat, lie down. Ready? Ready na po lahat? No, may negative ba o hindi? Ready? Inhale as you go down. Down, up. Down, up. Down, up. Okay, kailang.
Gagawin niya ng 5 times. So meron tayong tinatawag na set and repetition. Para hindi tayo mabigla, 5 repetition, 5 beses, isang set. Pero normally, para makakuha ka ng isang set, 12 na ulit o 12 repetition. Again, para hindi kayo mabigla, 5 lang. Okay, girls, baka nahihirapan yung girls. Ibang sa girls. Okay sa girls, knees. Knees on the floor. Knees on the floor. Pwede nyo yung cross. Yan. Tapos pababa yung desktop. Okay sa girls, knees. On your knees kayo. Ang boys, hindi, sa foot, sa feet. Okay, ready? Okay, ready position lahat. Girls, okay lang naka-knees. Ready? And go! 1 2 3 4 5. O sige, yung mga hindi pa tapos, okay lang kahit ano, sarili nyong pace. Basta naka-5 kayo. Kapag naka-5 na, tayo na. Para alam kung tapos na kayo. Okay? Gentayin lang natin yung mga hindi pa tapos. When you're done, stand na kayo para alam ko na tapos na. Tingnan si Gwen. Okay, yan. Next! Sino nag-answer na number 2? Sino nakakala na ng answer sa number 2? Superman. Okay, Superman pose. Oh, super, sa strength training natin, Superman. Okay, paano siya ginagawa? So, find position, lie down on the floor. Tapos, itong arms ninyo and itong legs ay ina-raise natin up ng magkasabay. So, paano siya? Nakataba kayo. Ganito. And then, you raise your leg and arms. Hold. Hold nyo dito. And down. Hold. Down. So raise. Hold. And down. Okay, sige. Everybody, lie down on the floor. Sige, iba maglalaho sa camera. Okay lang yan. Ready? Okay, pag ni-raise ninyo, you hold it for 5 seconds. Ready? And raise. Raise. Hold nyo for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, stop. Okay, raise nyo lang siya. Raise. Nakaganito lang. Hindi kayo mababa. Hold nyo lang siya sa ganung position. Okay, again. This time, 10 seconds. 10 seconds yung i-hold. Nakagano lang kayo. Tsaka yung sa pa. Ready? And go. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Last. This time, 15 seconds. 15 seconds. Sherina, ano mo lang siya? Hold lang. Hindi mo siya ipapabagad. Nakataas lang siya sa loob ng 15 seconds. Okay, ready? And 15 seconds, ready? Same procedure. And raise. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, you may stand up. Okay, kailangan matandaan nyo ito mamaya ha, kasi meron tayong activity mamaya na spin a wheel. So sa spin a wheel, kung ano matatapat sa inyo na strength training, yun yung gagawin ninyo sa harap ng camera. Halimbawa, tinawag ko si
si Kaizen. Tapos nag-spin out, may spin na wheel tayo mamaya. Tapos kung ang tumapat sa kanya, halimbawa ay push up or sit up, sino yung kanyang gagawin. Okay, next is crunches o crunch. Crunches, paano ginagawa yung crunches? Yung crunches para siyang sit ups. So, tina-target niya dito sa ating core. Sa core ang tina-target ng crunches natin. So, you lie down on the floor again, pero hindi nakatiyaya. Kita ba ako dito? Yan to. Lie down on the floor. Ganito position. Yung knees ninyo, naka-raise, and dapat knees together. Knees together. Yung kamay, lalagay dito sa sentido o sa temple. And then, you lift your upper body. Lilift mo siya. Okay. So, medyo mas mahirap siya kasi wala kang kapartner. Kung matatandaan ninyo doon sa physical fitness, merong naka-apak doon sa foot ninyo. Kaya may resistance. Kaya pwede kayong mag-crunch ng mas maayos. Pero dito sa crunch natin, wala siyang resistance na gagamitin. Okay. Isa pa, may tinatawag, meron din akong aparatos dito, yung sit-up bench. So kung wala kang ka-partner sa bahay na pwedeng mag-ano dun sa foot mo, tumapak, pwede kung yung bed mo, pwede mong ilagay yung foot mo dun sa ilalim para mapipigilan niya. Pero dito sa amin, ginagamit ko itong this one, sit-up bench. So ito, meron ka ng resistance, tapos naka-incline ka, nakababa yung ulo mo. So, paano siya ginagamit? So, upo ka lang, place mo yung legs mo, dito. And then, you lie down, to naka-incline siya, nakababa yung ulo. Kamay dito ulit sa temple. Raise nyo. Dapat straight. Pag nagre-raise, pag nire-raise nyo, dapat hindi nauuna yung ulo. Ito yung mali. Nauuna yung kamay ko yung ulo. Ito mali. Mali. Ito mali din. Nauuna yung ulo. Dapat straight. Straight to. Ito. Itong head nyo tsaka yung back dapat straight. So, ito yung tama. Straight lang siya pag tinaas. Straight pa rin pag binaba. Straight lang. Okay. And as you go upward, you inhale. As you go down, inhale. As you go up, exhale. Mabigay isang buga. Inhale, exhale. So, ganito siya. Inhale, exhale. Whew. Okay, pero sa inyo, crunch lang tayo sa floor. Walang resistance. Yung una kong ginawa kanina. Okay, sige, everybody. Lie down on the floor. Raise ng konti ang knees. And be sure yung knees ninyo together. Bawal knees apart. Knees together siya. Hands on your temple. Dito sa sentido. Dito sa sentido. And as you go up, exhale. Exhale. Pag bumaba kayo, inhale. Okay, exhale. Ready? And up. Down. Up. Down. Up. Wait. Wala ang kamay dito sa likod. Wala sa bato. Hindi sa bato ang kamay. Nandito. Dito sa sentido o sa temple. Ah, ready. Ready position. Lahat. Lie down. Ready. Gagawa kayo ng 5. Ready. And go. 1. 2, huwag mabilis. 3, 4, 5, sino kaya pa magtuloy? Sige, yung kaya pa magtuloy. Yan. Yung di na kaya, stop. Yan, okay, sige. Okay, very good. So, yun lang iiwasan natin, ha. Avoid placing your hands dito sa ating bato. O kaya dito sa back of the head. Kasi pinapush, may tendency kang ipush yung sarili, yung head mo. Dapat nandito siya. Para yung weight mo, carry mo lang siya.
kasama yung weight ng head. Okay, next. Next is side crunches. Okay, dahil may injury yung kaliwang kamay ko, kanan lang yung gagawin ko sa side crunches. So, sa side crunches, you lie down on the floor, sideways. Ito, side. And itong elbow mo, tingagawin mong stand. Hands dito sa kabila sa waist. And raise. Down. Up. Down. So, ganyan lang siya. Lie on the floor, side, naka-side position kayo. Use your elbow as a stand. Elbow yung naka sa floor. Yung kabilang kamay nyo nandito sa hips. And lift. Lilift nyo yung ano nyo. Lift nyo. Balang. Ready. And gagawa tayo ng five. Ready. Wait natin si Gwen. Ready. And go. One. Down. Two. Down. Three. Down. Four. Down. Five. Down. Okay. Again, five lang ginagawa natin ha, kasi hindi tayo, ayoko naman na mabigla kayo. Normally, it is 12 repetition para makagawa kayo ng isang set. Pero ngayon, five lang tayo. Next. Next natin is squats. Squats. So sa squat, ay ang ako muna, tingnan niyo muna. So ito siya, yung paa ninyo, kung gaano kalapad ang inyong shoulder, yun din yung pagka-feet apart ninyo. Feet apart. Next. Sir. Yes. Sino yan? Hindi po ko magkabila. Alin? Ah, magkabila. Oo. Sorry. Sige, magkabila sa side crunches. Lima rin sa kabila. Thank you sa paalala. Oo, kasi hindi ko magawa sa kanan kasi may bali ako dito sa kanan. Okay. Balik tayo sa side crunches. Thank you sa reminder. Very good. Okay. Para balance, baka mamaya ito lang ang na-tone sa kabilang side. Dapat tone din sa kabilang side. Ready? Lie down sa other side, sidewards. Use your elbow as a stand. And lift. Ready and go. Up. Hold. Down. Hold nyo ah. Up. Hold. Down. Up. Pangatlo. Down. Up. Down. Last. Up. And down. Oh, kailangan kayong mag-execute ng maigi ah. Ng maayos kasi everything is being recorded. So kahit hindi ko kayo nakikita personally, yung iba lang nakikita ko, naka-record tong video natin, tapos i-upload natin mamaya sa YouTube to. Kaya, gawin natin ng maayos. Execute natin. So kung gusto nyo uminom ng tubig, pwede kayo uminom ng tubig kung medyo nauhaw kayo. Uminom kayo ng water. Okay, next. Next is squats. So sa squats, again, feet apart, huwag masyado. Pwede rin yun, pero advanced na yun pag medyo mas naka-feet apart ka pa. So, ito muna, kung gaano yung kalapad yung shoulder nyo, yun din yung katapat sa foot ninyo sa feet apart. Okay, next. So, magbe-bend kayo, ito. Pero dapat itong chest, hindi lalampas sa tuhod. Itong butt ninyo, itong likod, naka-project siya sa likod. So, ganito siya. Okay, mamadali. Ayan. Okay, hindi lang kayo basta bumababa. Ito, pag naka-side view kayo, itong likod ninyo, naka-project siya dun sa likod. So, hanapin ko siya. Itong chest nyo dapat hindi lumalampas sa tuhod nyo. Check nyo yung chest nyo dapat hindi lumalampas sa tuhod. Itong likod ninyo dapat naka-project doon sa likod. Ready? And go. Down. Up. Down. Up. Down. Up.
lang. So, mati-check nyo siya na mali kapag nakababa ito. Dapat yung sa likod ninyo, dun siya papunta sa likod. Hindi siya pababa, palikod siya. Naka-straight siya. Tapos itong chest, hindi lumalampas ng knees. Okay, ready? Kayo lang. Ready? 5 repetition. Ready? And go. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Inhale, exhale. Inhale as you go down. Exhale as you go up. Inhale as you go down. Exhale as you go up. Yan. Okay. Next naman natin is planking. So sa planking, so meron tayong two ways para mag-plank. Yung kaninang push-up natin na pwede yun, nakaganito, naka-extend ang arms natin, pwede rin naman elbows. So gagawin natin, ito ang pinakamadaling tignan, pero pinakamahirap i-maintain. Okay, try natin siya ng 15 seconds lang muna. 15 seconds dito sa ganitong position na. Para push up. Ready? Ganito lahat. Okay, kailangan straight yung inyong body. Ready? And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung ay yung likod, to, nakataas, mali. Dapat straight. Kung nakababa, mali din. Dapat straight lang. Okay, this time, gagawin naman natin siya. Eto, naka-elbow naman. Ready, sa elbow. Ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Woo! Hirap maging healing sa'yo habang nagbibilang. Okay, again, every time we do our strength training exercises, huwag niyong kalimutang mag-inhale, exhale normally. Kasi as you inhale, exhale, doon kayo nagbaburn ng fats. Huwag niyong i-hold yung breath ninyo. Kailangan free flow yung oxygen sa inyong mga muscles. Okay, next. Next is mountain climbers. O sa mountain climbers, again, dito pa rin yan sa core area natin. Parehas lang ng ang position natin ay parehas sa push-up. Pero, eto yung pinagkaiba niya para kayong tumatakbo, para kayong makakyat. So, ganito siya. Yung knees almost touching the elbow. Knees almost touching the elbow. Oh. Pero ganito siya. Okay, sige. Nakuha ba? Nakita ba? Paano? Okay, ready? Ready? Ready position. Doon sa push-up position natin. Ready and go. 1, 2, 3, 4. Yan, sige. Parang kanina nagbabicycle. Parang nagbabicycle. Yan, very good. Yan, parang lang kayo nagbabicycle. Okay. So that is mountain climber. This time, oh, stop. So yun yung medyo mas mabilis yung version. This time, gawin natin yung mas mabagal yung version. So, eto na, nakakanto kayo. Yung knees nyo dapat nagtatouch sa elbow. Knees dapat nagtatouch sa elbow. Ready, so down. Lima lang, lima. Right knee to right elbow. Ready? And go. Reach. Right to right. Left to left. Kahit mabagal, okay lang. Basta dapat nagdikit yung tuhod tsaka yung elbow.
Yung iba, kaya hindi dumidikit yung elbow, masyadong naka, ano yung kamay, masyadong nakalayo sa katawan. Okay, sige, try. Kahit mabagal, okay lang yan. Kasi mataas yung intensity niyan. Hindi siya mabilis, pero mahirap. Okay. Okay, sige, everybody rise up. Very good. Okay, next. Konti na lang, konti na lang. Next, split squats. Sa split squats, parang siyang knee dip lang. Ito. Parang yung lunge position natin kanina. Ito, hands, dito na lang. O, pwede dito na lang sa waist. And, ito. One. Two. Three. Parang knee dips. Four. Five. Six. Seven. Eight. Kabila. Ready? Five pala. Yung eight na nga. One. Two. Straight lang ang likod. Three. Nagdidip tapon yung duhod sa floor. Four. Five. Six. Seven. Eight. Yeah! Woo! Next. Last. High knees. So, ganito yung kamay ninyo. Ganito. Parang siyang right angle letter L. So, ito. Ito lang, yung knees ninyo dapat umaabot sa... Ito, dapat naka-right angle to, letter L. Letter L, ito. Ito. And, reach niyo yung knees ninyo dun sa may palm. One. Two. And, fast. Kailangan umaabot ang duhod. Okay, ready? Kailang. 4, 30 seconds. Ready. And, go. 13, 29. Okay. Hindi ko sinasabing stop. Nagka-countdown ako. Twenty more seconds. Fifteen seconds. Go. 10 seconds. Faster. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, huwag basta tumigil. Jack in place. Pag gumana na mabilis yung heart natin, huwag tayong basta tumigil. Jog in place lang. Okay, walk. Walk in place. Para hindi biglang titigil at babago yung heart rate niya. Gradual lang dapat. Gradual. And, ready? Inhale, exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale, 100. Exhale, 0. Inhale. Labas niyo hangin, ha? Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. So, proceed tayo sa ating cool down. So ito, shake lang natin muna yung hands natin dito sa side. Nakabend ang elbows, nakabend. This time, extend natin yung elbows natin. Upward. Forward. Okay. Shoulders. Outward. Dahan-dahan lang. Nag-cool down tayo. Nag-cool down. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Hindi natin kailangan magmadali. And forward. Forward. Dahan-dahan lang. And rotate lang ang ating hips. Rotate. Rotate. Kabilang side. Touch ang edges. Next, feet apart. Feet apart. Taas ang kamay. Reach.
Taas. Reach sa right foot. Hold. Dahan-dahan, taas. Reach sa left foot. Hindi tataas. Right foot, left foot. Right foot, left foot. Hands on your wrist. Ito, feet together. Okay. Sa'yo nyo na yung arms na ito. And, dahan-dahan lang, huwag yung madali. Shake ulit. Okay, sa toes natin, toe touch ulit kayo. Toe touch. Sa floor. Inhale, exhale, habang ginagawa. Heel. Heel touch. Kabilang side, toe touch again. Inhale, exhale on the process. Heel touch. Again, bring your knees up. Toes pointing downward. Hug your knees closer to your body. Inhale, exhale on the process. Yung back dapat straight lang. Likod. This time, stretch it. Kabila. Bring your knees up. Toes pointing downward. Hug your knees closer. Closer pa sa body nyo. Hug nyo. Back straight. Likod. And stretch. Okay. Para jog in place lang ng konti. Walk, walk. Walk. Spot walking lang. On your place. Okay. Inhale, exhale, and so that's it for today sa ating strength training exercises. So, pwede kayo uminom ng water. Magpunas ng pawis. Okay. So again, para sa inyong lesson, para sa ating learning task, so ito, share ko yung screen ko. So, sa learning task, punta kayo dito sa ating Google Classroom. Go to classwork. So, ito yung stream. Ito yung attendance today. Ito yung classwork. Physical education for week 4. Click nyo itong attachment niya. LAS, learning activity sheet natin. Ba, may naka-turn in agad na isa. Okay, so meron tayong apat na learning activity. So, sa unang learning activity natin, multiple choice siya, assessment lang to. So, ito yun. Next, learning task 2. This one. Ito wala. And learning task 3. Ito yun. So, what is it? What is it ito? And what is in? What's in? Next, learning task 4. Ito yung gagawin ninyong video. So, post a video of your own strength training with warm-up and cool-down exercises. So, pwede kayong mag-choose ng sarili nyong background and basta yung tatlo nandun. Warm-up, strength training exercise, and
Lastly, cool down. Post it on your Facebook timeline. Lagay nyo na lang learning task 4. Strength training exercises. Tapos, lagay nyo ng hashtag na active lifestyle. So, ginagawa natin to not only to learn but to promote active lifestyle sa ating family members, neighbors, and other relatives and friends. So, yun yung ano natin, application natin. And, tag nyo ako or mention me dun sa first comment. And, kunin ninyo yung URL. Yung URL. Yung parang dito sa address niya. Kaya, right-click nyo sa video. Tapos, makita nyo dun yung URL niya. Tapos, yun ang i-paste nyo dito. Dito sa baba ng Learning Task 4. Yung link. Link lang kukunin. Okay. So, next. Wheel of Names. So, tatawag tayo. Tatawag tayo ng pangalan. Tapos, kung anong mabubunot ninyo, o ano yung matatapat sa inyo, yun ang gagawin. Kita ba sa screen? Ah, wait lang. Set ko lang dito sa OBS. Sandali lang. Window capture lang ako sandali. Okay, sige. Para kay Agapito, Alisa, Beatriz, Sharina, hanggang kay Erica. Erica Hintay. Okay, ito yung gagawin ninyo. Okay, ang gagawin ninyo, yan, re-remove ko na. 8 na mountain climbers. 8 na mountain climbers ang kailangan nyong gawin. So, from, handali lang ah. Okay, from Erica hanggang kay Lim. Lim, Alisa, Beatriz, Sharina, Denil, Darstin, and Erica. So, mountain climbers. Yung parang ano, push up, tapos nagba-bicycle kick. Para kayo nagba-bicycle kick. Ready? 8 times. Okay, sige. Position. Ready position. Adjust na lang tayo ng camera. Ayan. Sa mga hindi pa natatawag, lahat kayo matatawag, i-adjust nyo na yung camera nyo para yung kita kayo sa floor. Ready? 8 times at your own pace. Kayo nung sa sariling count ninyo. Ready? And go! 8 times. Inhale, exhale on the process. Breathe normally. Okay. Yan, thank you. So, ang kailangan nyo lang ano doon, kailangan yung knees almost touching the elbow para mas effective siya. Okay, next. From Frances hanggang kay John Vincent Maravilla. So,
Frances, Gwen, Carlo, Jean Ocampo, and John Paul, and John Vincent. Okay, ready na sa camera. Pa-open ang camera. Gwen and Carlo, open na tayo ng camera. Ang sa inyo ay... Okay, spin natin. Okay, so this is push up. So kung girl ka, kung girl, ito ang push up mo, knees yung nakababa. Pero kapag male o boy, yung regular push up yung gagawin natin. Gagawa lang kayo ng 8. Ah, sige, medyo mahirap siya sa mga beginner. So gawin nating 5 sa girls, 6 sa boys. 5 sa girls and 6 sa boys push up. Ah, wait lang. I-ice lang natin. Okay, ready. From Frances hanggang kay John Vincent. Ready, push up. Ready, and go. Okay, inhale as you go down. Exhale as you go up. Sige, at your own pace. Chest. Chest po ang bumababa, ha? Hindi po hips ang bababa, kundi chest. Okay. Yan, very good. Yan, okay. So, a few reminders lang po. Ano natin, correct natin ng konti. Dapat meron tayong correction pag meron tayong nakikitang mali. Kasi, kapag ginagawa natin siya ng mali, napapagod lang tayo. Hindi pag di natin siya na-execute ng maayos, we get tired, pero wala tayong gain. Wala tayong gain. Kaya, dapat, pag nagpo-push up tayo, remember, hindi hips ang bumababa. Ang bumababa sa atin, etong chest area. Okay, bakit tayo nahihirapan? Again, bakit tayo nahihirapan? Ito, dapat katapat lang ng shoulders natin. Hindi tayo naka-stand upward. Hindi tayo naka-super extend dito sa, ano, sa gilid. Kasi, ang hirap niya pagbaba, ang bigat niya. So, pag nakatapat lang siya sa shoulder mo, mas madali siyan para sa'yo. Okay? So, next. Okay lang yun. Next, from John Kelly Manalang hanggang kay Kurt Andre Santa Catalina. From si John Kelly, Joshua, Kaizen, Kirsten, and Kurt. Okay, so ito. Okay, split squat o parang knee dips and lunge. Okay, so ito yung ready position niya. Tapos, dip niyo yung knee niyo sa floor. Okay. Ready? Dali lang. Ready? Ready position. Hands on your waist. Hands on your waist. Okay. Straight mo ng leg. Straight mo na. Straight. Straight natin ang buhok. Oh, ready and go. 8 times. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Kabilang side, kabilang side. Kabilang side para balance tayo. 4 then. Ready and go. 1, up. 2, up. Be sure nagtatouch ang knee sa floor, ha? 3, up, and last, 4, up. Okay. So, ang importante dyan, ang importante kailangan yung knees natin, make sure na naramdaman nyo yung floor. Tumama yung knees nyo dun sa floor para mas effective siya. Okay? And next, mula kay Ramil, Raul, si Ronette. Ayan, tatlo lang pala sila, hindi ako kasali. Sige, dahil kulang sila, babalik tayo kay Agapito. Kay Lim. Para masamahan sila. 1, 2, 3. Kulang kasi sila eh. Hanggang kay Aliza. So, Ramil, Ronette, Lim, and Aliza. So, ang gagawin ninyo is...
Ay, high knees, yung ginawa natin na spot running kanina. Mabagal lang muna na high knees. So, gawin natin siya 20 seconds. So, first 10 seconds, first 15 seconds, first 10 seconds, mabagal. Tapos, yung 5 seconds na na kasunod ay medium. Huling 5 seconds ay mabilis. So, 10, mabagal. 5, medium. Bumilis kayo ng konti. And last 5 seconds, fast. Ready? Naka lang. Ready? Okay. Sa first 10 seconds, ano lang tayo mabagal ha? Pagdating ng 11 to 15, faster. Pagdating ng 16 to 20, pinakamabilis nyo. Ready? Okay. Hands. Right, naka-right angle. Naka-letter L yung, yung hands, yung arms. Naka-ganito. Ready? Dapat nagtatouch yung knees sa palm. Ready? And go. 1, 2. Sige. Nagta-timer lang ako. 4, 5, 6, 7. Faster. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faster. 14, 15. Faster. 16, 17, 18, 19, 20. Okay, very good. Okay, may natitira pa. So, Beatrice, Sharina, Denil, Dustin, Erica, hanggang kay Frances. Hanggang kay Frances to. Ready? Meron, di nakita sa atin yun. Okay. It's planking. Okay, try natin ng 30 seconds. 30 seconds na plank. So, yung gagawin ninyo, yung tong type na naka-elbow. Yung elbow yung stand natin. Hindi katulad sa push-up. Wait. Okay? Ready? From Beatrice hanggang kay Gwen. Gwen, hello. So, Beatrice, Charina, Dustin, Erica, Frances, nawala si Denil. Okay. Ready? Planking, 30 seconds. Ready? Ready position na, nandito na yung kamay. Sa floor. Yung elbow niya, nakaano sa floor. Ready? And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. So, tatlo na lang natitira. Dalawa na lang pala. Hindi nakasama itong push-up na isa. Dalawa na lang. So, from Carlo hanggang kay Joshua. From Carlo hanggang kay Joshua. So, Carlo, Jean, John Paul, John Vincent, John Kelly, and Joshua. Okay, squats. So, gawa kayo ng 15 squats. 15 squats. Wait lang. Okay, from... Yan, Carlo. Carlo, Jean, John Paul, John Vincent, John Kelly, hanggang kay Joshua. Ready? Sir, kasali ba ako, sir? Jean, oo, kasali. Carlo, Jean, John Paul, John Vincent, John Kelly, hanggang kay Joshua. 15 squats. Ulit, sir, gagawin. Squats. Ready? Paano yun? Ready? Feet apart. Hindi lalampas ang chest sa
knees, yung likod nyo, project nyo sa likod. Ready? And go! Down, up, one. Down, two. Down, three. Down, four. Down, five. Down, six. Down, seven. Down, eight. Down, nine. Down, ten. Last five. Down, 11. Down, 12. Down, 13. Down, 14. Last, down, 15. Okay. And yung last natin, hindi na natin siya i-spin. Spot running. 15 seconds lang. So mula kay Kaizen hanggang kay Ronette. Kaizen, Kirsten, Kirk, Ramil, Ray, Bagadnyan, Ronette. Ah, ready? Mabilis na agad to. Hindi to katulad nung Hainis kanina. Spot running. Mabilis siya. Yung kamay nyo, hindi katulad nung kanina. Ano siya? Freehand sa gilid. Ready? For 15 seconds. Fast agad to. Mabilis agad. Ready? And go! Go! Faster! Fast yan. Mabilis yan. Fast yan. Spot run yan. Okay, and stop. Sa spot running, mabilis talaga yun. As, para kayo nag-i-sprint. Para nag-i-sprint, yung pinakamabilis yung takbo. Okay, so that's it for today. So yung mga ginawa natin na strength training exercise, mamaya ga-upload ko tong video na to for your reference. Meron din ako in-upload na class video ng Achiever, pwede nyo rin kong reference yun. Basta, warm up ang first part, strength training ang second part, last part is cool down. Pause it on your timeline, tag me, and yung link ilagay sa ating learning activity sheet. Meron pa ba kayong questions? Any more questions? Wala na? Okay, I hope meron marami may matutunan na kayo at starting today makapag create kayo ng sarili ninyong strength training activity para yung lifestyle natin nung pandemic ay mabago. Ako personally, eto sa pagtuturo ko to, magandang experience to sa akin kasi maibabalik ko na ulit yung dati kong lifestyle. Kasi dati na ano talaga ako sa sedentary lifestyle na nakaupo at nandito sa harap ng laptop. So, dahil doon, nag-gain ako ng 15 kilos and I don't want any more kilos pa na dumagdag sa akin. Kailangan mabawasan. Okay. So, I hope kayo rin ay magkaroon ng sariling motivation para sa inyong sarili para magkaroon ng mas maganda lifestyle ngayong pandemic season. Okay. So, goodbye class and thank you. Kung meron kayong mga questions, mag-chat lang ulit kayo dun sa GC natin. Magre-reply ako na. Magre-reply na ako. Ready? Okay. Last na ano, virtual na tayo. Virtual attendance. Last, kung sino yung mga nandito. Virtual attendance. Everybody open your cameras. Everybody open your cameras. Lahat. Okay. Virtual attendance tayo. Okay, ready? One, ngiti sa camera. Yung mukhang nag-exercise, ready? And one, two, three. Last, isang whole body. Para mukha tayo nag-physical activity. Dali. Nag-physical activity naman talaga tayo. Okay. Kahit half, okay lang. Ayan, kahit anong pose, kahit walkie pose, okay lang. Ready? And 1,
3, 2, 1. Wait lang. Okay, lahat ganito, number one sa camera, number one. Ready? 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Mag-review na kayo para kay sa quiz niyo mamaya kay Sir Reynald. Okay, bye-bye. Salamat, grade 10, brilliant.